Okay, there you go. So, good evening po. Ulit, good evening, Josh. And we'll be continuing our discussion for, actually, our answering our practice set number 3 for analytical chemistry. So, I think you can now see the my screen, no? So, Opo. we ended up with number 1, no? So, part 1 pa lang ito, number 1. Your task to calculate the pH of the following solution. So, we're done with ABC so far. 2 points each to, no? So far, wala ka pang mali, no? A, B, C. So, however, medyo nag-guide lang ako ng onti sa'yo dito sa letter C, no? At saka sa B. So, sa ngayon hindi na masyado. Magko-comment na lang ako after you're done with your solution. So, let's just continue, no? Calculating the pH of the following solutions for, let's have D hanggang G this time. So, for letter D, we have 3.52 times 10 to the negative 4 molar 2 naphthoic acid. So, what do you think is naphthoic acid, Josh? What type of acid? Or what type of electrolyte? Weak. Okay. Of course, so weak agad to. Kasi ang alam naman natin yung mga strong acids, inorganic acids. Eh, no? Sa organic acids, the sulfonic acids will be the strong acids naman. So, definitely, this is not a sulfonic acid. Yes. Are there organic acids that are stronger than inorganics? Are there organic acids stronger than inorganic acids? I think the strongest acid kasi is inorganic pa rin. So if I'm not mistaken, ha, based on the Bronsted-Lowry definition. So with that knowledge, generally speaking, inorganic acids are stronger acids compared to your strong organic acids. So, parang yung mga strong inorganic acids mo, greater sila in power or in strength when it comes to acidity versus the strong organic acids. Okay? So, yeah, pero madadaanan natin yan sa organic, yung mga sulfonic acids. We will learn their acidity, no? So you will see there how strong they are, no? Compared to other organic acids as well. So next, may reaction pa nga yan sila. Sa letter E, may solution ka ng hydrogen cyanide, so or hydrocyanic acid with a specific molarity, pero nagdagdag ka this time ng sodium cyanide. So letter E, Josh, concept checking lang tayo. What is this, Josh? Meron kang weak acid mo, nilagyan mo siya ng salt na merong conjugate base niya. Anong effect or anong ano to? Buffer. Meron. Yeah, you can actually form a buffer and or actually you're forming a this is a buffer or it also demonstrates the common ion effect. No? So yeah, may common ion effect ka din dyan. So sa letter F naman, you have your salt, sodium iodo acetate. So you decide kung anong type ng salt na si sodium iodo acetate, ha? 0.156 molar. Then for letter G, you have methyl amine hydrochloride. So you always hear this one sa ano, sa mga drugs, no? Yung mga may hydrochloride. So, yan. Isang example to. Methyl amine hydrochloride. So, how will you get the pH of this salt? So, yan. You decide kung anong type din ng salt. Pwede magtanong? Yung yes, mga sir. Ano? Ano yung minimal amount lang? Ay, ano po, sir? Diba yung sa mga gamot lang, tapos mm-hmm. Mayroon sa dulo, HCl, gano'n. Ano lang yun, sir, diluted, very very minimal amount. Very usually minimal. Sir, ang ginagawa nila dun sa hydrochloride, pwedeng counter ion po siya nung pinaka-salt nyo. Like katulad po nito, methyl amine hydrochloride. So ibig sabihin, counter ion po ni methyl amine si hydrochloride din. So that you can parang nababuffer po yung mismong drug. Kasi okay. Si methyl amine po ay isang base eh. So, kapag may hydrochloride po, ayun. Ano na siya? Buffered na siya. Buffered ganun na po siya. Yung nangyayari. Mm-mm. So, ayan po yung
isasolve ngayon ni Josh, no? So sa ngayon, tignan mo Josh, no? Ito kasing mga examples ko ay may mga organic na kasi supposed to be nakapag-start ka na sana ng organic, no? Kaya uunahin na natin. Tingnan mo, may mga organic acids na dito, no? Katulad yung number 2, may oxalic ka na. So, we'll start describing organic compounds na rin. Hopefully, no, this coming Saturday para at least yung Friday mo makapag, ano ka, physical lessons mo naman. So, swimming naman. Okay? Okay, I'll stop sharing na. So, you do, may copy ka naman yan ng problem natin. You do now your, you can now show your solution, no, for the problems. Yeah, so okay, sige lang. I'll be having my ano rin, quick, hindi naman quick dinner. More on ano lang din siya, merienda. Sige lang po. Ayan, nagsasolve pa naman po si Josh. Josh, letter D ka na. 1D, naphthoic acid. I also added, Josh, yung ano, no? Sa, you can use that one in our drive, yung KA and KSP. KA, KB, KSP. May bago din doon. So, you can find naphthoic acid there. Pero alam ko may naphthoic acid din naman yata doon sa kabila, no? Yung table natin na mga equilibrium constants. Ano ba yung tunap yung naphthoic acid? No, wala dun sa ano, sa isang table natin. You can go, you can use the other table. Yung KA, KA, KSP. Na in-upload ko na rin yun eh dun sa ano natin eh, sa G Drive. Ayan. Go to our G Drive, tapos punta ka sa Anakem, tapos handouts. No, meron po. Meron dyan. Meron doon. 3C, KSP, KA tables. Yun. Nandyan yung ano, naphthoic acid. So if you just want to get the KA, you can easily convert that from PKA, di ba? Okay, wait lang. Set up ko lang yung charger ko, Josh. Pero just continue solving that one.
You have your K already, so you can now calculate the pH. It's up to you, no, kung anong method yung gagamitin mo, Josh, if you're going to use the like the algebraic method immediately, or you can use the ice table muna so that you'll be guided, okay? Wala naman po yung ano na, yung conjugate. Oh, nga wala, pero alam mo yung if you you try to draw the naphthoic acid. May structure yata dyan, di ba? Sa table, na naphthoic acid. Sige nga, let's try to predict if you can, ano. Okay. Naphthalene, and then make it O-ic. Okay, so you have two benzene rings attached with one another. Okay, that's naphthalene. Ang 1-2 niyan ay nasa ano yata, nasa taas either nung ring here, one yan. So okay, ayan. So yan ang 2 naphthoic acid kasi 1 2 3 4 paikot yan. So ngayon, if that is your naphthoic acid, Josh, when you place that in water, what will happen? Natanggal po yung pag nilagay mo. Okay, sige nga, try mo lang. Lagay mo ng dissociation reaction. Lagay mo ng ano, dissociation reaction. So that's your naphthoic acid. Then it will react with water. Sige, plus H2O, Josh. Write it. Plus H2O. And then double-headed arrow. Okay. You'll form what? Okay. So, natanggal po yung resonance na magiging resonance. It still have naphthalene. You still have naphthalene there. And then this time, it will become COO minus. Anong pangalan niyan? H3O kulang. H3O. Ano? No. So kung 2 naphthoic acid yung isa, ano ngayon yung conjugate base niya? That is 2 naphthoate. Okay? Ah, okay. 8. 2 naphthoate na siya ngayon. So, yan. Pwede kong... wait. Ah, asan yung panulat ko? Yan. So, mag-annotate din ako, ha? Para at least na natututo ka din na mag-ano na, no? Kahit wala pa tayong organic. So, this is 2 naphthoic acid. So, magiging 2 naphthoate na ngayon to. Naphthoate. O-weight means ano siya? Carboxylate na siya, no? So, naging carboxylate na siya. Okay? You can now continue your solution there. Where's naphthoate? Wala po. Meron po dito naphthol, pero wala po naphthoate. Ay, yeah, oo. Kasi naphthoic acid, naphthoate na yan. Matic yan, naphthoate. Yan yung name niya talaga. Oo, pero wala pong KE. Walang? Wala pong KE. Walang PKA? Wala, kasi ang KA niya ay associated na kay naphthoic acid. Diba?
Ang naptoate, may KB siya actually. Yung KB niya ay makukuha mo from the Ka of naptoic acid using the KW. Diba naalala mo, Ka, KB equals KW. Diba? We can easily convert Ka to KB using the KW. Or PKA plus PKB equals PKW, which is 14. Then wouldn't that mean they would have the same Ka po? Because I will I use know. Hindi, ang Ka ni naptoate ay the same Ka kay naptoic acid. Yan din yan yung Ka niya. Pero parang mas associated kasi si naptoate kasi pag nag-undergo ng hydrolysis, Kb ang meron siya. And you can get the Kb of naptoate by dividing Kw with the Ka of naptoic acid. Diba naalala mo, ito yung relationship ng Ka, Kw, tsaka Kb. Ayan. Diba ganito yan? Ka, Kb equals Kw. If you will notice, Josh, lahat ng weak acids mo, example, naptoic acid mo, ayan. So, yung naptoic acid mo, it can be transformed or can be can have its conjugate form via the O-weight, let's say 2-naptoate. So this 2-naptoate can actually react pa with water, hydrolysis, no? Yun nga lang, it will not act as acid anymore kasi 'di ba, conjugate base nga siya, Josh, tama? Yes, Josh, 'di ba? Conjugate base na ito eh. Right? So if it's a conjugate base, Josh, may Kb na associated dito sa conjugate base mo. So you this Kb, yung ito 'di ba? Ayan, ito may Ka yan. Ito din may Kb. So the Kb for this one is actually based from the Ka of your weak acid and that will be equal to Kw over Ka. Or you can, if you can want if you want to have its P functions, pKa plus PKB equals PKW, which is equal to 14. Yan, ganyan siya. Okay? So, I think, I hope it's clear to you, ha? Josh, ayan. Yan. Okay na ba ito, Josh? Okay. Yan. So, di ba yung weak acid mo, may Ka yan sila, ha? Ngayon, yung conjugate base niya, may Kb yan. Pero yung Kb, equals lang yan sa Kw over Ka. Okay. Oh, you may now continue your solution. Okay, so what's the pH, Josh?
Oh, you know, calculate the pH. That's how, and that's what I'm telling you kanina, no? You can actually get its Kb nung conjugate base via the Ka of uric acid. So, of course, ang kailangan mo dito, Josh, ay yung pH ng solution mo na may naphthoic acid. Binigay naman yung molarity, 3.52 times 10 to the negative 4 molar. Tapos may Ka ka na rin. So you can easily calculate now the pH. Why would this be the pH? Why it's equal to 9? pKa plus pKb equals 9? No bo. Hindi dapat. The pKa plus pKb. Tignan mo, in-negative log mo yung 1.445 times 10 to the negative 10. It's not 4.84. Should have been ano equal to 14. If you total pKa and pKb of weak acid and its conjugate base, it should be equal to pKw, which is 14. Ayun. You can now calculate the pH. Ayan. Tingnan mo, just treat it like a weak acid lang din. Yung the way na dinidiscuss natin siya. Meron kang molarity ng weak acid mo, may Ka ka, and then calculate the pH.
I mean, siyempre, 14 po yung lalabas. So, para mahanap yung pH namin. Yeah, and then you can also solve the pH. Sabo ba may concept ba na hindi natatandaan? Thank you. What's the pH there, Yosh? Yan. Pa actually, pwede mo na yung gawa ng ano, ng ice table, yung nasa taas, 'di ba? May reaction ka na sa taas. Ayun oh, pwede mo na yung gawa ng ice table kasi meron ka namang initial concentration ni naphthoic acid. Yun, okay. So, okay, sige, continue what you're doing. After you're done with that item, letter D, you just proceed to letter E. Ah. See, letter E ay yung ano natin. H yung may hydrocyanic acid tsaka sodium cyanide, yung common ion effect.
Wala. Okay, yan. And then, but this time you'll have initial din, no? Ng conjugate base niya. Meron ba pong volume? Kailangan niya tapo ng volume. No need. O ano yan kapag mas? Anong gagawin? No need na yan for volume kasi whatever yung volume ng solution mo ng hydrocyanic acid, yun na rin yung magiging final volume ng sodium cyanide mo. Diba? So no need for the volume. So ano ang kailangan mong kunin dyan ay ano? Sodium cyanide. O from mass. Ano nga usually lagi kapag may mass ka nang binigay na ano? O, edi moles. So, yeah, kukunin mo na lang yung moles. So, ano po yung molar? Na ano? Sodium cyanide. Binigay yung mass ng sodium cyanide. 7.76, right? Moles lang naman ang need mo eh. Hindi mo kailangan ng molarity dyan. Madali mo na lang makukuha yung moles ng
sodium cyanide. So 7.76 grams sodium cyanide. Or name, why the name find
Josh, PKA ang gagamitin mo ha for this. If you will recall. Ay, PKA tuloy. Yung KA ni HCN, hydrocyanic acid. Okay, so for letter F, anyway, ano pa lang siya, reminder. Sodium iodo acetate naman yung binigay. No? So, ano naman yan? Isa siyang salt. So, you just categorize or classify what type of salt it is para ma-solve mo siya. Iodo acetate. Iodo Oh, acetate. sodium Iodo acetic acid. iodo acetic acid so that you can have the Ka of that you can get the ano no KH or yung hydrolysis equilibrium constant ng salt.
Joshua will not form their NaOH. So actually, ano lang yan? Yung madidissolve si sodium iodo acetate, maging ICH2COO, negative siya, plus water. So no need to show the sodium plus already because you know already na si sodium plus ay madidissolve lang din naman. Okay? And then you'll have ICH2COO negative and then OH nga. Okay. So you can now calculate the pH this time. Yes, okay. No need for the high sodium hydroxide, Josh. Kasi sodium hydroxide is soluble in water. Mawawala siya. So magiging ICH2COO minus na lang yan. Forming plus H2O. Hydrolysis yan. Kasi isa siyang conjugate base, right? So ICH2COO minus plus H2O. Forming hydrolysis. Ano mangyayari sa hydrolysis reaction? Di ba when you place sodium iodo acetate in water, it will be dissolved, di ba? Kasi alkali salt siya, eh, no? So just remove the sodium there and then you'll have ICH2COO minus na. That's your starting point. Salt kasi sa salt tanda mo ha, sa salt ka nag-start. So tanggalin mo na si sodium sa formula, magiging minus na yan. Plus water. So, if you will add water there, ano ang gagawin ni water? Hindi, no need naman kay water kasi ano naman siya. Magiging ICH2COOH na siya plus OH minus. Tama ako? Ayan. Kasi hydrolysis nga eh. There you go. You can now have your reaction. You can now have your equilibrium reaction. Ang ano dyan, Josh, ang catch dyan is, kailangan mong hanapin yung Ka ni hydroiodic acid. Hydroiodic. Ni iodoacetic acid. So, nasa table naman yan.
You can use your table so that you can get the Ka of your hydroiodic acid. Iodoacetic acid. Bakit HI lagi na isip ko? We need to develop a better and a better shortcut instead of doing this over and over again. X squared, what? Ano ba naman? Pero baka ang CD. Sobra naman mo. Kasi may mali kang ginagawa. You try to analyze the equation. Or the reaction rather. You started with what? It's weak acid form or conjugate base? Conjugate base. So kung conjugate base yung nag-react, is it appropriate that you will use the Ka? So baka kailangan mong kunin yung Kb niya. And you know already how to get the Kb, di ba? Yung Ka, Kb equals Kw. So, yun ngayon yun. Kunin mo muna. Ano yung Ka ni iodoacetic acid? Pakisulat nga, Josh. Just write it first. Ay, na ba ito? Ano na po yung PKA? Ano ang Ka mo? Okay, PKA. O, hanapin mo ngayon yung PKB, tapos gawin mo na lang KB.
Okay, naka-ano ka na. Didiretso mo na sa KB ha. Understood ko na yan. From PKA, you calculated PKB. Then from PKB, calculate the KB. Then you need to substitute that value to your equation now. Last item ka na, letter G na. That's a methylamine HCl. Hanapin mo lang yung ano, kung ano man yung associated dyan, KA ba siya o KB? Methylamine. Actually, si methylamine yung mahalaga dyan.
Did you find already the associated equilibrium constant for methylamine? Yung HCl dyan ay parang ano mo lang naman siya eh. What I mentioned a while ago, no? Parang pang-buffer mo siya. So, alam mo na ngayon yung idea. May idea ka na kung ano si methylamine in a general sense, no? Pero paano po siya naka-HCl? How is it hydrochloride then? Na parang counter ion niya siya, no? Yung may methylamine ka tapos nakadikit sa kanya si HCl. Yung salt form niya. Ano pong gagawin sa hydrochloric acid? Gagamitin po yung Ka niya mismo? Wala. Sa HCl, hindi mo siya kailangan dyan actually. Counter-ion lang siya eh. So it should add something to the ano po, diba, the Ke or something. Sige, you try to solve first. Parang iisipin mo lang, methylamine lang talaga siya. Kasi when you dissolve that in the solution, so si methylamine, ihiwala yan sa HCl mo. And then so your the HCl HCl, do something. Hindi ba po? Will it do something? Apparently, dapat meron din siya. Sige, we'll see. Okay. It's methylamine hydrochloride kasi. Where is methylamine? So, yung hydrochloride mo kasi dyan, Josh, si methylamine kasi, pag siya lang mag-isa ang nandoon, mas mabilis siya mag-react. So, as much as possible, we try to buffer it down, no? Parang binabuffer natin siya with HCl. So, sa HCl talaga, unti lang yan, unting-unti lang yung HCl mo dyan. No? It won't affect your overall pH. So, ang magdidikta ng pH talaga dyan, si methylamine. Yan. So, hindi, pag nag-dissolve, actually, Josh, ano siya, Josh? Magiging methylamine. Methylamine. NH2. CH3NH2.HCl. So, ngayon, pag nilagay mo yan sa water,
Yan. Pag nilagay mo siya sa water, Josh, magiging yan na lang siya. Methylamine na lang. Plus HCl. Pero yung HCl mo, negligible yung contribution niya dun sa pH. Ang pinaka magdidictate ang pH ay si methylamine. So, yun ngayon yung tinutukoy dyan na 0.01. Tama ba yung given? Yeah, 0.01 molar methylamine. Hindi mo po mag-iiba yung kiina? Ano ang KE na binigay? Yung Pag of English KE. methylamine lang po. Yeah, methylamine. Yun lang, si methylamine yung maano mo. So, hindi po Ay, nag-iba kahit hindi siya ganyan. Parang ganito siya dapat, Josh. Ito oh, itong salt mo, once nilagay mo yan sa water, it will just produce methylamine and HCl. Ito yung sinasabi ko, negligible yan. So this will not dictate your pH. Not dictate your pH. Dinadagdag si HCl sa mga drugs so that you can buffer your ano no, your drug. So, or your active molecule, kumbaga. So, your active molecule here is methylamine. So, since ito yung active molecule mo, once you place this in water, Josh, ito ngayon ang start mo, CH3NH2. Ayan. Sige nga, kung may CH3NH2 ka, Josh, ayan, ay, tutulungan na kita. You react this with water, what will happen? You now write your reaction. Sige, complete mo yung reaction. You now have CH3NH2 plus H2O. You can now have what? Sige nga, Josh, ayan. Just complete the reaction, Josh. I already wrote the reactant side. Then that is where you will start for this problem. Okay? Yeah, diyan ka mag-start sa problem mo. Okay, so... So basically, si HCl mo, wala talaga siya. Wala siyang role dun sa problem. Pero ano ha, kung gusto mo talaga mag, ano dyan, magkaroon ng calculation, okay din naman. Technically, no, wait lang. Kasi magiging 0.01 molar din siya eh. Okay, oh, you now solve the, ano, the problem. Hanapin mo na lang yung K equilibrium constant associated with methylamine. Seven point six four five.
Okay, so I think we can now check, no, your answers. So yung methylamine po, try ko po yung... Methylamine is pH 2. Anyway. Can you try to move the... Can you try to move the screen? Previous page. Okay, good. So we can now check this one. So for number one, letter D, so which is worth 2 points, your answer is 3.9. So this is correct. Ayan. So tama to, no? It's the typical ice table na we have for weak acids. So your pH is 3.9. This is correct. 2 points ka dyan. Ngayon, let's try to move on with letter E. Punta ka nga, Josh, sa next page. Kasi meron pa namang ano eh. Tapos try natin i-compare yung answer mo. Okay. Punta ka sa Josh sa next page. Letter E. Okay. So, let's have letter E ha. So, sa letter E, you have 0.00365 hydrocyanic acid. So, HCN is 0.00365 molar. So, of course, automatic naman yung magiging moles yan kung ano, whatever liters you'll have, no? For that solution. Tapos, nilagyan mo ng 7.76 sodium cyanide. So, this time, if you will add water here, you form, of course, that H3O plus, this one will dictate your pH and cyanide ion. However, your cyanide ion, you have an additional source for this. So, ang source ni sodium cyanide ay hindi lang naman, again, ang source pala ni cyanide ion ay hindi lang HCN. Meron ka ng sodium cyanide. And your sodium cyanide is 7.76 grams, right? So, ngayon may 7.76 grams ka ni sodium cyanide. Which translates into how many moles, Josh? So, check natin kung ano ang molar mass. Molar mass po ginugol ko lang. Oh my. No. Okay. Molar mass sodium cyanide. Okay. Para nagkagat natin. So molar mass sodium cyanide is 49.01. So, okay, matatranslate natin yan. So you have 7.76 divided 49.01. Okay. So you have how many moles ng sodium cyanide? You now have 0.1583 moles ni sodium cyanide. So, ngayon, i-check natin. So, meron ka ngayon dito initial na 0.1583. So, since this is your ice, no, table. Yan. So, this is minus X plus X and then plus X ito, Josh. So, this will become 0.00365. Minus X, then this is X, and then 0.1583 plus X. And then we now try to find the Ka for your HCN. So, ano ang Ka natin ng HCN, Josh? Ka. Hanapin natin yung Ka ni HCN, ha? Hydrocyanic acid. EFGH. Ayan. Hydrogen cyanide, HCN, 6.2 times 10 to the negative 10. Tingnan mo, Josh, ha? Ang Ka mo ng HCN, anong Ka mo ng HCN? Nahanap mo ba siya? I don't know kung nahanap mo correctly, ha? Kasi parang kakaiba yung sagot mo. Ayan. HCN, it's
The HCN is 6.2 times 10 to the negative 10. 6.2 times 10 to the negative 10. Okay? So, ngayon, Josh, let's set up now the equilibrium constant expression for this, no? So, this will become 6.2 times 10 to the negative 10 equals, ano ngayon mangyayari, Josh? Sa taas mo. Ano mangyayari sa product side? Or sa numerator, Josh? Numerator, maano ko si magkaka-quadratic 0.1583 x times 0.1583 plus x all over 0.00365 minus x. So actually, we can solve this already, no? Via shift solve. So pwede naman, kaso lang baka, I'm worrying baka magkamali ito. Anyway, try ko nang mabilis para ayan yung gagawin natin. Then, alpha x. Then, ah, 0.1583x na kagad. Plus alpha x squared all over 0.00365 minus alpha x shift solve. Ayun. So, ang aking x value, Josh, which is your H3O plus, no? Yan na rin yan. H3O plus mo yan. Ito kasi yung x mo eh. Yan. Is equal to 1.43 times 10 to the negative 11. So, negative log answer. Oh, ang pH ko, Josh, ay 10.84. Oh, balik ka dun sa problem mo, dun sa answer mo. Anong answer mo, Josh? My answer is 10.84. Ayun, ang answer mo, ah, 10.8 ang answer ko kasi 3 sig fig lang. Ayun, no, bakit 2.45 ang answer mo? Parehas naman tayo sa I-stable. Ito yun, tsaka ito yun. Saan ka nagkamali? Check ko, ha? Ito, saan mo ito nakuha, Josh? Yung 9.21. Where did you get that? 9.21. Para ayan, para ma-realize mo yung error mo. So, ito, X ka dito, ha? Yung tamang sagot ay yung answer ko, Josh, dun sa yung next page. Ha? Yung sa table. Oo, pero ano to, yung 9.21? PKA yan. Okay, ang error mo is ginamit mo yung PKA instead of KA. Ito yung sinabi ko kanina. You should have used KA instead of PKA. Kaya nagkamali yung value mo kasi ang PKA yung ginamit mo, which is 9.21. Supposed to be, you should be using the 6.2 times 10 to the negative 10. Which is, ayun yun nga, yun, no? Diba, diba? If you will do the P function of 6.2 times 10 to the negative 10, you'll have 9.21. So actually, tama naman yung kinuha mong value. Yun nga lang, PKA kasi siya. So you should have converted that to KA. No, you always remember, Josh, ha? Always remember, kapag mga equilibrium constant expressions, KA ang ginagamit, not PKA. Or PKB, KB dapat ang gagamitin mo. Just convert that to the KA or KB. Similar yan sa KH or hydrolysis equilibrium constant, solubility product constant. So, hindi mga PKB, PKH siya ang ginagamit natin. Ang kakailang gamitin ay KA, KB, KSP, etc. Okay? So, let's now try your letter F naman. So, sa letter F, apparently, your answer is okay, correct. So, this is correct. 2 points ka ulit, no? So, munti ka pa magkamali dito, ha? Yan, ni-remind lang kita. You always analyze, Josh, ha, the problem. So,
you started, you actually use KA kasi no, nung una. Pero nagtaka ka naman dun sa answer eh. That's a good, ano no? That's a good hint, no? You have this, ano, doubt that your answer is incorrect because you're actually producing OH, no? So, it should be higher than 7. That's your ideal answer dapat. Kasi, ang salt na binigay ay sodium iodoacetate. And iodoacetate is a conjugate base which can react with water. So, water will go hydrolysis, no? To form iodoacetic acid and hydroxide ion. So, this hydroxide ion na nabuo, it will make your solution basic. And that's the reason why the pH is 8.19. So, this is correct. So, 4 points ka na so far for this one. So, mali ka sa letter E lang. Oh, you now proceed sa next page, Josh. Next page tayo, Josh. Okay. Ayan. So, dito, this is a typical problem, no? Na meron na tayo, yung methyl amine. Ay, asan na yung methyl amine? Ah, okay. Methyl amine. Hanapin naman natin yung KA ni methyl amine. Ayun, methyl amine. So, 10.645 or 2.26 times 10 to the negative 11. That's the KA, no? So, anyway, if you will notice here, methyl amine will act as a base this time. So, dapat, Josh, anong gagamitin mo dito? KA or KB? Ayan, tama yung pag-setup mo ng ice table eh. Ano ang methyl amine? Base or acid? Base. So, dapat KB ang gagamitin mo. Diba KA ang binigay dun sa table? Ang KA daw ni methyl amine ay 2.26 times 10 to the negative 11. O, edi madali na lang yung ma-convert into KB. Ang KB naman is just KW, 1 exponent negative 14, divide KA, exponent negative 11. So, you'll now have the KB. So, the KB for methyl amine is actually 4.42 times 10 to the negative 4. Yan talaga yung answer. Yan talaga yung KB. So, ngayon, Josh, hindi ko alam kung ano yung ginamit mong value dito. Anong value ng K ang ginamit mo dito? Dinirect mo lang KA. Ito. Yung 2.26 okay. times 10 to negative 11. Direct. Ano? Again? Direct. Direct, so you just use 2.26 times 10 to the negative 11. Tama. Ayun, so dapat ina-analyze mo. Kasi para saan pa yung diniscuss natin yung pagka-categorize ng KA, KB, KSP. If you will not analyze the reaction, you analyze the reaction first so that you will know what proper K will be used for that specific situation. Okay? So, with this one, we can now have KB, no? KB, which is 4.42 times 10 to the negative 4 is equal to x squared. So, typical na siya. X squared over 0.01 minus x. So, pwede na tayo mag-shift solve dito. So, this is 4.42 exponent negative 4. Alpha equals, and then alpha x squared, 0.01. minus alpha x shift solve. Okay. Ah, ayaw niya. Sige. Dahil dyan, mag-equation ako. Alpha A. Tapos, polynomial ba yan? Yes, it's a polynomial. Degree 2. 1 ito. Tapos, ang x ko ay 4.42 exponent negative 4. Ang c ko ay negative na 4.42 exponent negative 4 times the concentration, which is 0.01. Yun. So, the answer is
This will become the answer, no? So, ang X mo ay si OH din. So, OH minus or the equilibrium concentration of hydroxide ion will be calculated here. So, ang sagot, Josh, ay 1.89 times 10 to the negative 3. Negative 3. Which is translated as, so, POH tayo, no? Negative log 10. 89 exponent negative 3. 2.72 ito. No? Yun nga lang, pOH ngayon yan, Josh. So ngayon, ang problem natin, pH kasi dapat ang hinahanap. So the pH is actually equal to 14 minus answer. 11.27 or 11.28. Or tatlo lang naman pala, no? 11.3. Yan ngayon yung magiging pH nung metal amine mo, no? Okay? So, yan ngayon siya. Okay? Tama ba tayo? Yeah. Okay? So, you can now solve number 2, Josh. Ah, share ko lang muna yung problem sa number 2, ha? Asa na tayo? Oh, number 2 is interesting kasi alpha values ito. So, number 2 and 3, para diretso tayo, no? Buffer din ba to? Ah, buffer din yung 4. Tapusin natin hanggang 4. So, number 2, compute for the alpha 0, alpha 1, oxalic acid, the oxalate ion concentration. All at equilibrium to, Joshua. And the pH for a 0.222 molar oxalic acid solution. So, ang binigay lang, Josh, ay oxalic acid solution, 0.222 molar. So, sa, that's for number 2. So, sa number 3, which has the greater buffer capacity? So, meron kang, parang may dalawa kang buffer dito. Sino daw yung magkakaroon ng greater buffer capacity? Letter A, mixture containing 0.1 mole of ammonia and 0.2 moles of ammonium chloride. Sa letter B, same buffer siya, no? Same buffer components. Meron ka this time 0.05 moles ng ammonia and 0.1 mole ng ammonium chloride. So, sino sa dalawa na ammonium buffer ang mas mataas yung buffer capacity? So, merong ano to, no? May calculations at the same time, may check din ng concept, no? So, I just want you to answer this, no, so that we can review your concept ng buffer. So sa number 4, pwede mong unahin ito, no, yung kung gusto mo itong unang isolve. Mas madali siya, no, kasi calculation talaga 'to eh. How will you prepare a 400 ml formic acid formate buffer? So it's a formate buffer in a shorter ano, no, notation. With a pH of 3.5 from solid sodium formate and 1 molar formic acid. So, yeah. That's it. So, you have a copy naman ng problem. 2, 3, 4 ang susunod mong isa-solve ngayon. You can now share your screen again, Josh. This time, 2, 3, 4. So, 2, 3, 4. So, 2, 3, 4. The next page naman. So, 2. Oxalic acid, 0.222 molar oxalic acid yung binigay. So, alpha values naman yung pinapahanap dyan, Josh. So of course you need to find the Ka of oxalic acid there, ha. Ang Ka diyan ni ang Ka ni oxalic acid bibigay ko na. So dalawa ang Ka niya, Josh. 1.
PKA 1.27 at PKA 2 4.266. So dalawa, KA1 and KA2 ang meron ka for oxalic acid. Of course, regardless naman kung dalawa ang KA mo or tatlo yung KA mo, at the end of the day, parang at equilibrium naman, Josh, you'll only have one pH. Eh. No? So, you can actually get the, or calculate already there the pH using the KA and then the concentration. Okay, so yung alpha zero, yung shortcut po dun eh, yung C. Yes, correct. Yung dinerive pa nga natin yung formula niyan eh. Pero ito kasi dalawa yung KA mo, KA1, KA2 this time. Pero may ano ka naman dyan, may formula ka naman na. Okay, so may CT ka, which is 0.222 molar oxalic acid. Okay. So yung A1 po yung only yung first nerve. So technically hanggang ano lang, hanggang hydrogen oxalate lang. Hindi Josh, may oxalate ka pa rin. Pero A1 po, wala naman pong A2. Di, may, ang alpha zero mo Josh ay oxalic acid over CT. Diba? Hindi HA minus. Kasi ano si dalawang ano si H2A yan ni Josh eh. Parang ganun yung lalabas. Diprotic siya. Diprotic siya Josh. So alpha 0 equals H2A over CT. Alpha 1 is equal to HA minus over CT. And alpha 2 is A minus 2 over CT.
Oh, ayan. So, ulit ha. Ang alpha zero mo, Josh, H2A. Kasi it's diprotic. H2A over CT. I-ano mo, rearrange mo yung equation mo. Or you rewrite your equation. Which ano po? Technically, dapat hindi ba po A2 na yun? Baga oxalate? Oh, mag-A2 ka. Ay, alpha 2. Alpha 0 mo nga is H2A. Should be alpha 0 equals H2A. Yung sinulat mo kasi, ano yan eh? H2A? H2A. H2A ka muna. Yung oxalic acid muna itself. Sige, alpha 0. Ayan, H2A. Walang negative yan, Josh. Yung nasa taa, yung sa una. Yan, tapos HA negative. Tapos ang alpha 2 mo, yan, ang aabot siya hanggang alpha 2. A2 minus over CT. Tapos, dalawa ang KA mo. Ito ang mga KA mo, Josh. KA1, oh, bibigay ko na ha, oxalic acid. KA1 ay 5.4 times 10 to the negative 2. Ang KA2 mo ay 5.42 times 10 to the negative 5. Ayan. Sige, go ahead. Good. So, magiging ano yan? Ang alpha 0 mo ay equal sa H3O plus squared all over. Sige nga. H plus. Tama. Squared plus H3O plus KA1 plus KA1 times KA2. Yan ang pattern. Good. Ang problema, pati yung pH hindi binigay. Diba? So, paano mo kukunin ngayon yan? Binigay lang ay concentration ni oxalic acid. Yun lang yung binigay, Josh. So, how will you get that? Ay, stable siguro. Yun, pwede. Tapos from there, basta may isa ka lang naman makuha dyan, Josh. Tuloy-tuloy na yan eh. Correct yan. Tama. You're forming the alpha values correctly. Alpha values equations.
Okay, correct. Ang problema mo, wala kang kahit ano dyan except CT. Ang CT mo ay 0.222 molar oxalic acid. Okay. So we can assume here na yung mabubuo mong H2C2O4 dyan, yung 0.22 minus X, yan na yung equilibrium concentration talaga ni oxalic acid. Kasi masyado naman malayo yung, yung Ka2 niya, yung negative 5, right? Sige. Okay, that's correct. Nice. Ayan. Ganyan talaga yung nangyayari. Dugtong-dugtong siya, no? It's a chain reaction. Tama yun, Josh. 0.054. That's Ka1 kasi. Diba? 0.054x. Tama yung isasulat mo dapat. 5.4 times the negative 2, 0.054 lang naman yun. Eh. Yeah. 0.054 lang yan. Then, plus siya. Ah, plus yan, Josh. Plus 5.4. Oo, tapos magma-minus sa ano, sa concentration. Plus, yan, good. Minus yung product ni 5.4 times 10 to Ka1 at yung CT mo, which is 0.222 molar.
Ash, kunin mo na rin yung alpha 2. Alpha 1 ba yan o alpha 2 lang? Para complete na, yung ano nga to? By oxalate, HC2O4 2 minus. HC2O4 minus lang pala. Tapos try mo i-add lahat, Josh. 0.613 plus 0.385 plus 9.57 exponent negative 3. Dapat equal yan lahat sa 1. Diba? So yan yung mangyayari dyan eh. Alpha 0 plus alpha 1 plus alpha 2 equals 1. Okay. Sige. Oh, mamaya natin i-check yan, ha? Oh, proceed now to number 4 muna, Josh. Kasi mas gamay mo yun, eh. Number 4, yung buffer. How will you prepare a format buffer? Ang volume ng format buffer mo, ang target volume, Josh, ay 400 ml. Go to next page na, Josh. Create a new page. 400 ml yung target volume. Tapos, ang pH ay 3.5. Sodium formate. Galing sa sodium formate and 1 molar formic acid. Asan na yung ano? Number 4, Josh. So, target volume is 400 ml formate buffer. And then, pH niya, Josh, ay 3.5. It will be coming from solid sodium formate and 1 molar formic acid. Sige, go ahead. Proceed first with number 4, Josh. I suggest. Kasi mas okay yan eh. Number 4. Yeah. Preparation of formate buffer. Sige. You read the problem, ha? So, ang problem ay, how will you prepare, so how, ha? How will you prepare a 400 ml formic acid formate buffer
with a pH of 3.5 from solid sodium formate and 1 molar formic acid. Okay, go ahead. Ano yan, Josh? Number 4? Ang number 4 mo ay ano ha? Buffer preparation. Obo. Okay, sige. Ibang method ka. Sige. Just continue your method.
Of course, there's an easier method, no, to for you to use, but it's up to you. Okay, go ahead. Okay, go ahead. May target pH ka ha? Ang target pH mo ay 3.5. Soju for meat. Okay, go ahead. Means you're doing something wrong if it's negative.
Okay, so what happened? Can you now get the most of sodium sodium formate? What's your moles of sodium formate now? There's a ano an easier method for you to do this. Anong equation ang ginagamit natin kapag buffer? Anong equation yon? Yung ginagamit natin pag buffer. Di ba sabi ko pag buffer ka agad, Josh, ito agad yung may isip mong equation. May mali po akong ginagawa. So what equation is that? So when we will use this, automatic we're calculating a buffer solution. Ay, meron po ako na dito. Ay, tama na yung error mo. Meron po ako nakakalimutan siguro dito. Okay, so that we can end with this problem. I'm clearly forgetting something. Something may po nakalutan.
yung x mo kasi ay 3.162 times 10 to the negative 4 na, magkaka-value ka na ng ACOOH at equilibrium, right? Kasi alam mo naman yung pH eh. Ang pH ay 3.5, di ba? So, shift anti-log negative 3.5. 3.16 times 10 to the negative 4. Correct, 162. So, bali, yan ngayon yung x mo. 1 minus answer. The concentration of formic acid at equilibrium is 0.9996 if that is the case. Para ang isa lang yung variable mo, yung moles lang sodium by sodium formic. Yes, Josh, what equation you can use for buffer? Chine-check ko din ko ano yung error mo. Yung feeling ko. Yung Henderson-Hasselbalch equation, you can use that. Paano po magagamit yan? Di ba pH is equal to pKa plus logarithm ng conjugate base over weak acid? Binigay naman pero binigay yung... ba po yung iba? Oo, nandiyan na yun. O, tignan mo. Ang target pH mo ay 3.5. Kailangan ng eh yung ano niya yung salt tapos yung kailangan din yung oh just ah just one ano muna variable nga one variable nga para one diba? Variable na lang kasi ito kasi multiple variable eh feeling ko ang error mo ay nanggaling sa setting up ng equation from the equilibrium constant. Next meeting we'll try to solve this using your method para ma chine-check ko kung ano yung mali mo eh. Kasi chine-check ko nga din, negative yung answer kapag ganito yung gagamitin mo. Wala naman, po. I think wala naman po nagkamali. Inyong ano yung may mga sign yan sa sign or what. Chine-check ko din kung nasaan. Yan. Was to pKa. Anong pKa mo ng formic acid? Ayan ba yung Ka ni formic acid? 1.8 times 10 to the negative 3? Okay. Ang pKa niya ay 3.744. Logarithm ng conjugate base, yun ngayon yung nawawala mo, x. Siya yung x, which is moles mo yun. X over, ayan. Binigay naman yung formic acid, 1 molar. Okay. Yan. Tapos magkaka-ratio ka kasi dyan. Eh. So, after makuha mo yung moles kagad ni formate, which is also the most ni sodium formate.
Actually, molarity ang makukuha mo dyan, eh, may 400 ml ka. Sinabi naman 400 ml yung volume eh. Okay, good. Na, makukuha mo na ngayon. Di ba, mabilis kapag ano, kapag Henderson Hasselbalch. Pero actually, yung Henderson Hasselbalch kasi, Josh, before yung makukuha yan, ganyan din yan yung method natin, yung ice table. Ganyan nila yung sinasolve. Long method nga lang siya. Kaya maganda yung Henderson Hasselbalch. Shortcut kasi siya. Google loading. Ng molar mass, no? Ng sodium formate. One molar formic acid. What's the mass of sodium formate? Seven four four. Imbo. Okay, sige. Well, check ko lang ha. Okay. Sige. Final answer na yan. Okay. Proceed first to number 3. Check na tayo ngayon. Page 3 ka muna, Josh. Page 3. Okay, ayan. So, actually, you set up already yung alpha equations, no? That's really good. Okay, so we can calculate one of the parameters using the ice table. This is also good. So ngayon, ang oxalate mo ay, answer mo ay 2.12 times negative 3. Correct, so this is correct. Ang at equilibrium, ang H2C2O4 mo ay 0.136. This is also correct. Tapos, this time, ang alpha values mo ay ito. Ay, may hindi ka na-calculate. Sige, calculate mo muna. What is the pH? Hindi mo nakuha yung pH dito, Josh. Calculate mo muna. Ano yung pH mo? Binigay mo naman na yung X eh. Kailangan ba yung pH? Oo, kailangan mo yung sinusolve nga yung pH yan. Pinapahanap din siya. Ano ang pH? No, wait. Okay. That is the pH. Tama. 3 sig pig lang. Okay. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ayan, 6 points ka dito. 6 over 6. So far dun sa previous question, no, sa number 1, dalawa yung mali mo. So A to F yata yun. So 2 points each yun. So number 2, tama ka naman. Let's proceed to number 4. Punta ka sa next page, Josh. Naku, careful ka dito, Josh, ha? Nakita ko na yung mali mo sa number 4 eh. Go to number 4, Josh. Okay, so number 4. Page 4, Josh. Nang ano mo, ng screen. Ng whiteboard. Just go to page 4. Ayan, Josh. If you will notice here, yung Henderson Hasselbalch mo, pH is equal to pKa plus logarithm ng conjugate base over weak acid. So, binigay naman na yung weak acid 1 molar, tapos 3.744.
Dapat, Josh, pag ganito, di ba 3.5 minus 3.744, ano ang sagot? This should be negative 0.244 equals logarithm ng 4 over 1. Josh, pakikuha nga yung value nito. Ito naman ay 1 lang din naman. So, automatic HCOO muna to. Pa-double check, Josh. But this is shift anti-log answer lang, di ba? Labas po, anong, tama. O anong sagot dapat? Value. Shift anti-log answer. So, that is 10 raised to negative 0.244. Ano dapat ang value mo? It's not 1.753. 0.57. 'Di ba? 0.5701. So hindi ko alam kung saan mo 'to nakuha. Feeling ko hindi mo na negative yung 0.244. Ayun nga, hindi mo na negative yung 0.244. It's supposed to be Josh ganito, 10 raised to 0 negative 0.244. Makukuha mo tong value na to, 0.5701. Tapos ita times mo sa 0.4 liter, which is correct, 400 ml kasi. Then you'll now have the shifted. Yan. Times 0.4. You'll now have the moles of sodium formate, 0.228 moles. Of course, alam naman na natin yung molar mass ni sodium formate. Okay, hindi ko pala alam. Hanapin ko ha. Molar mass is sodium formate ay no ay molar mass siya. Sodium formate. Ang molar mass ay 68.01. So, from moles, madali naman natin makukuha yan, 68.01. The answer is 15.5 grams. Ayan. So, ayan. Nagkamali ka pa dito. So, this is wrong. So, 0 out of 3 ka dito, ha? Ngayon, next meeting, Josh, try natin sa Webes. Papakita ko sa'yo, pwede din yung gamitin yung ice table talaga kapag nagka-calculate ng buffer. Pero ang haba ng method, like this, no? Yung ginawa mo. Dahil mahaba yung method, prone yan sa error kasi mas mahaba. Siyempre, mas marami kang checking na gagawin, no? Unlike sa Henderson-Hasselbalch equation. Hindi po siya posible. Possible. Ito nga yung, ito nga, sabi ko nga sa'yo, di ba? Ito yung long method. Yung ice table yung long method. Si Henderson-Hasselbalch equation yung shortcut. Okay? So, that's and then the Henderson-Hasselbalch equation is also based on the equilibrium constant expression which can be used in the ice table itself, no? So yun ngayon yung pwede mangyari. So medyo madami kang mali ngayon, no? So 2 ang mali mo sa number 1, 2 items. So note natin yan. 1 2 3 marami ba po yan? 6 7. So, 10 out of sa number 1 mo, hindi, itatali ko lang yung score mo. So, number 1 mo, 7 questions kasi ito. So, dalawa mali mo. So, that's 10 out of 14. No? So, sa number 2, okay ka pa naman dyan. Sa number 2, nakuha mo naman lahat. That's 6 out of 6. Yung number 3, wala pa tayo. I-skip pa natin siya. Sa, gawin natin siya sa Thursday. Number 4 mo, 0 out of 3. So far, ilan to? 23, no? Uy, 16 out of 23 ka so far. Number 4, baka nagkaano sa... Yung sa... Henderson-Hasselbalch. Sa Henderson-Hasselbalch. Ito talaga, no? Kaya careful ka, no? When it comes to... it's just a simple math. Ano lang yan? Subtraction lang yan. And then convert it into logarithm. Anti-log rather, then you'll have a certain value. Okay? Anyway, so that's it for tonight. Okay naman yung, okay pa rin naman yan. 16 out of 23, mataas yan na score, no? So, and this is a difficult topic. Sabi ko nga sa'yo, no, yung equilibrium, napaka-laking din kasi ng application niya. And the equations are quite complex, no? Together with the concept pa, no? So, yeah.
We're good for tonight, Josh. No, I'll be seeing you on Thursday, Josh, and hopefully on Saturday, no. So we'll talk about the Saturday schedule then. Sa Thursday na lang. Okay? Labo. Okay, sige. Thank you for tonight, Josh. Have a wonderful evening. Okay? Sige po. Kaya na po. Okay. Sana po ma... See you on sana Thursday. Po... Sana ma-perfect mo yung next na mga questions. Ha? Try to solve that one. Okay? Labo. Okay.